Mga Katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang meron ng bagong malaking trade offer ang Miami Heat para makuha nila si Damian Lillard mula sa Portland Trailblazers. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balitang tatlong player na ititrade nga daw ng Los Angeles Lakers. Kung inyong ang matatandaan mga Katrops, ang Miami Heat na talaga ang sinasabing nangungunang kupuna na sunod na paglalaroan ni Damian Lillard matapos siyang mag-request ng trade sa Portland Trailblazers. Ang problema lang, hindi pa rin nga ito natutuloy hanggang ngayon ngayong nagkaka-problema nga sila pagdating sa trade package lalo pat ayaw pa rin nga ng Blazers ang unang offer sa kanila ng Miami Heat na bubuuhin lamang ni Tyler Herro. Kaya dahil nga dyan ay nakapagdesisyon na nga ang Miami Heat na ipa-improve ng gusto ang kanilang magiging offer kay Damian Lillard. At ayun nga sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw ni Shams Charania ng The Athletic, papalakihin na nga daw po nila ang kanilang trade package na i-offer nila sa Portland Trailblazers gayong bubuuhin na nga ito ng 3 hanggang 4 na first round pick, ilang draft swaps at second round pick at higit sa lahat 1 hanggang 2 batang player. Subalit, sa ngayon ay wala pa rin naman ng kasiguraduhan kung tatanggapin na ito ng Portland Trailblazers gayong naghahanap pa rin na sila ng mas magandang trade package na kanilang makukuha kapalit ni Damian Lillard. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang tatlong player na ititrade nga daw ng Los Angeles Lakers. Ayun nga mga Katrops, sa inilabas na balita ng Lakers analyst na si Trevor Lay ng Lakers Nation, meron nga daw po ngayon 3 player ang kanilang lineup na possibly nilang i-trade sa kalagitnaan ng season. Bali, unang-una na nga dyan ay ang kanilang superstar na si D'Angelo Russell na wala rin naman ng trade clause sa kanyang kasalukuyang kontrata. Meaning pwedeng-pwede na nga siyang i-trade ng Lakers kahit anumang oras bago pa man sumapit ang trade deadline next year at wala nga siya ditong magagawa. Isa pa, si D'Angelo Russell rin naman nga ang nag-iisa nilang player sa kanilang lineup na merong pinakamalaking trade value. Kaya pwede nga nila itong gamitin o i-offer para makakuha sila ng mas magagaling na manlalaro. Bukod rin nga kay Russell, pwede rin Edmond ngang e-trade ng Lakers ang kanilang mga players na sina Cam Reddish at Jackson Hayes kapag hindi naging maganda ang performance ng mga ito sa darating na season gayong meron rin naman na silang sapat na kontrata na maaari nilang ilagay sa kanilang gagamiting trade package. So yun lang nga mga Katrops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA, kitikits muli sa ating susunod na video.